Jalapenos, this is Chef Roy. Ito ang The Hungry Chef Roy. Maraming kainan na nakapaligid sa atin, mapamura man o mapamahal, saan nga bang sulit at masarap na pasok sa ating budget. Samahan niyo ulit ako sa pangatlong episode ng The Hungry Chef Roy. So nandito tayo ngayon po sa kasiglahan sa bagong bukas ng isang sizzling plates na tinatawag na Porch. Siyempre kasama ko si Miss Jam and Vernon. So Jam, Vernon, paano nag-come up yung pangalan ng Porch? Actually, dati ano pa lang yung iniisip ko. Parang dumating sa punto na ay maging in reality. Parang gusto kong makasama yung mga kaibigan ko. Okay. Kasi ano, filled with ano ako eh, love. Kaibigan. So feeling blessed. So sabi ko, pag dumating yung pagkakataon na magkaroon ako ng isang tatawagin na business, so kainan. As, ang gusto ko sa isang business, puro kaibigan ko. Para sabay-sabay kami naman. Okay, that's a good idea. And Jam, syempre? Ano lang, collaboration na lang sa ng mga different minds. Talaga? Okay, nagkaroon ng ganitong business. Okay. Bali yung Apples is parang kabaliktaran yun ng word na tropa. Tropa. So napakaganda no. Ibig sabihin pala ng Apples is tropa. So mga tropa lahat. Kainan ng mga tropa. Oh, mga ganun. So sinong nag-come up ng idea ng menu? Si Vernon. Ah, si Vernon. So Vern, paano ka nag-come up na eto yung isi-serve natin para magiging parang community style na or mga tropa? Okay. Kasi ang basis kasi niyan, parang since I've been into different places kasi. Tapos sa dami na ng mga nakainan kong resto, napuntahan, na natikman. Sabi ko, what if mag-come up ako ng isang idea na ang concept, Filipino culture, na ang binibida ng mga pagkain sa isang business, puro Filipino. Filipino. Filipino kasi. Kasi ang dami ko rin kaibigan na naging success na rin eh. Dahil it's a ganitong klaseng business. Okay. So what if, itry ko kaya? Tama. That's a good idea. So, Jam, pwede mo bang i-explain yung mga pagkain na meron tayo ngayon? Eh, yung mga siniserve namin, may twist lang siya. Yung Filipino food siya with a twist. Kaya ginawa namin si sizzling plate yung serving niya. So, meron po kaming itong bago, pinaputok na tilapia. Okay. Ito po yung bagnet. Oo. Uh-huh. Tokwat baboy, sizzling tofu. Meron din po tayo mga simple dishes like gyoza and shomai. Tapos ito yung best selling namin na pork sizzling. And then this one, sizzling chicken. Tapos meron pa inasal. Yes, yan po yung promo namin this month. Yung kinasal plus piso rice po. Wow! So affordable masyado. Yes, affordable. So, isipin nyo piso lang. Dito lang matatagpuan sa Porch na meron palang piso na isang cup na yes, rice. 9 pesos lang po. 9 pesos. And then eto, Mixed food. So, okay. So, yun po, no, mga Montalbaños. Ito yung mga siniserve. Actually, nagkwentuhan kami ni Jam and Vernon. Mas marami pa silang ipapatikim at nagagawin pang mga dish no, sa susunod po na darating po na araw. So, I'm sure, siguro it's about time na matitikman na natin yung pinagmamalaki ng Apports. Alright. Sige po. So ayun guys, nagbabalik po ang The Hungry Chef Roy. So eto na po yung pinaka best part sa atin na matitikman natin yung menu nila. Siyempre bago po yan, kasama ko ang kasama natin sa Montalban Vlogger, si Alex. Siyempre papakilala muna kayo. Hello po, ako si Alex. Yun lang, then hindi lang ako po si Isis po. At siyempre ako po si Jed Bunagan ang mga kasama ngayon sa pagre-review ng mga pagkain nito. So ayun guys, no, after nito magre-review po tayo, kasama po natin sila. So ngayon, ito na po yung Tiki Mantay. Tiki Mantay, yes!
dito. Hello mga ka-Ports, ngayon kami po ay iniimbitahan kayo na kumain sa bagong bukas ng Ka-Ports ng Montalban. Ipinagmamalaking sisig at iba't ibang menu na talagang afford delicious at quality sa lasa. Located at Block 17, Lot 40, Phase 1A, Kasiglahan, Barangay San Jose, Montalban. Tara na! Salamat, Ka-Ports!